Mga sakit sa paa. Okay, pag-usapan natin diabetic foot, pag-usapan natin alipunga, pag-usapan natin kalyo sa paa. Okay? Pero dito muna yung pinaka-serious lahat, ang diabetic foot. Kasi kung may diabetes ka, tapos hindi mo babantayan ang paa mo, ito yung mga bad signs, pwedeng maputol ang paa. Ang dami sa kababayan natin kasi nga puro carbohydrates, puro kakanin tayo, nagkakaproblema sa paa. Kaya pag may nakita ko naka-wheelchair, diabetic, diabetic foot. Ano itong mga bad signs? Number one, namamanhid ang paa. Walang pakiramdam. Kala nila may pakiramdam. Pangalawa, parang nangingimay, parang nasusunog, parang umaapoy. Pag may sugat, pwedeng hindi na siya maghilom. Focus natin, Doc Lisa. Yan, oh. Pwedeng hindi maghilom ang sugat. Tapos yung kuko, pwedeng magbago yung kulay ng kuko. Ayan, oh. Nag-iiba yung kulay. Minsan nag-ingrown yung sugat, ayaw niya gumaling. Tapos nagka-crack-crack itong mga skin, pwede rin yun mangyari. Tapos meron pa mga ibang sign. Let's say, madalas magkaroon ng fungal infection. Madalas magkaroon ng alipunga, so baka mahina immune system, diabetic. Diba? Yan, kulang ang pakiramdam. Minsan, pag nalalamigan, nag-iiba kulay. Nag-iiba ng kulay, parang nagbo-blue yung paa o yung kamay. So, yan yung mga possible signs, lalo na kung sa diabetes, kung mataas ang blood sugar mo. Ito po, ito stages ng diabetic foot, 0, 1, 2, 3, 4. So, gusto natin, sa umpisa, pag magsusugat yung paa, namumula-mula muna siya. So, pag diabetic kayo, kailangan i-check lagi yung paa. Pag may pula-pula na, ingat na tayo. Kasi ang next stage, magsusugat na siya eh. Minsan, pag nagsugat na, ang tagal maghilom, tapos hindi siya gagaling. Palala na, palalim ng palalim ang sugat. Tapos baka kumalat sa dugo, kumalat sa buto, doon napuputol yung paa. Diba? Kasi pagdating dito, minsan hindi na kaya ng antibiotics eh. Kailangan a-admit na eh. A-admit na, lilinisin na to, kinakayod pa to ng surgeon. So, swerohan ka pa na ilang araw sa ospital kasi nga, mahina na yung daloy ng dugo sa diabetic. Mahirap gumaling. Diba? So, para makontrol to, dapat control ang blood sugar natin. Yan. Okay? So, ito yung mga iingatan talaga natin. So, anong gagawin natin para makaiwas? Blood sugar dapat normal. Habang healthy pa, maganda rin may exercise. Diba? Pero pag may sugat na, hindi ka na maka-exercise. So, exercise para at least gumana pa yung dugo sa paa, sa kamay. Stop smoking. Bawal talaga manigarilyo. Sigarilyo nakabara ng mga arteries natin. Lose weight. Huwag masyadong mabigat. Eh, kung mabigat, syempre, lalong magsusugat yan. Hugas ng paa. Dapat malinis at pa-inspect daily. Okay? Pag diabetic, bawal na magpaa. Mayroon, pupunta kayo sa beach, huwag na lang. Magbi-beach, magsu-swimming, huwag na lang. Baka makagat kayo, makatapak pa kayo, mahirap na. Di ba? Pag diabetic, sa akin, ano na lang. Mas gusto ko lagi na lang naka-rubber shoes. Di ba? Yung sapatos, bawal din masikip. Dapat sakto lang o maluwag-luwag. Kaya nga bibili kayo ng sapatos sa hapon. Eh. Sa hapon, malaki ang paa natin. Sa hapon kayo bibili, a little bigger. Kasi pag naipit yung paa ng kalyo, ng sugat, diabetic foot din. Healthy diet, maraming gulay, maraming fiber para maganda yan. Makadumi maigi. So, other tips sa diabetic foot, kasi nga wala nga silang pakiramdam. Actually, pag tinusok-tusok mo yung paa nila, hindi nila mararamdaman. Eh. May test yun, parang alambre tinutusok. Pag hindi na nila naramdaman, diabetic foot na yun. So, bawal sa kanila yung mga hot pack, iniinit-init. Baka mamaya pa nag-shower, sobra init. Tingnan mo muna kung mainit yung tubig. O naghuhugas ng kamay, matamaan yung kamay, paa, sobrang init. Hindi nila mararamdaman yung init. Pwedeng masunog. Okay, pag may kalyo at diabetes, hindi pwede kayurin. Hindi pwede hilurin, magsusugat. Okay, sa medyas, saktong medyas lang. Okay, medyo makapal, sakto lang. Pero wag din sobrang sikip na medyas kasi baka mangkulang ng blood supply, inipit mo yung paa, di ba? Tapos, dapat ingatan yung paa.
Tapos yung sapatos nyo, bago suotin, sigurado walang buhangin, mamaya may dumi sa loob, o may insekto sa loob, di tagtagin nyo maigi. Diba? Dapat naka-air dry, baka mamaya madumi yung rubber shoes. Diba? Baka may alipungan doon, may bacteria, may fungus, magkakasakit. Okay. So yan ang mga precaution para sa diabetic foot. Pero basically, dapat control yung blood sugar. Okay, ingat tayo sa paan natin. Papayat, exercise, yan o. Pag maggugupit, huwag na magpe-pedicure. Hindi ko alam, pwede magpe-pedicure kung hindi ka diabetic siguro. Pero pag diabetic, diretso lang. Kasi pag yung iba tinutulis, eh talaga mag-ingrown yan. Pag nag-ingrown yan, magsusugat, hindi maghihilom pag diabetes. Kahit wala kang diabetes, ganito pa rin dapat. Eh. Ako hindi ko nire-recommend. Hinahayaan ko lang. Diba? Kasi mahirap ang ingrown. Okay? So yan ang diabetic foot. Iingatan natin. Marami pa ibang problema sa paa. Pag-uusapan natin. Next na very common, ito problema ko, kalyo. Corns and calluses. Yan ang kalyo. Ito si Doc Lisa, may kalyo. Lahat may kalyo sa paa. May hard corn, yung matitigas. Matitigas dito sa sapatos yan. Diba? Like nung bata kasi ako, ang sisikip ng mga shoes ko eh. Nung panahon ko, yung mga Greg shoes na sa school, diba? Masikip na, tinitiis pa natin ito. May kalyong malambot, parang blister. Ayan, no? Pwedeng lumaki na lumaki yan. Yan ang kalyo. Hard, rough. Ito mga area ng kinakalyo. Ayan, no? Talampakan. Side, kung saan gumagasgas. Minsan kulay puti, minsan kulay yellow. Bakit nagkakakalyo? Basically, yung sapatos ang may kasalanan. Mali ang sapatos, kahit rubber shoes. Pag rubber shoes, usually yung side. Depende kung saan tumatama. So, mas masikip, mas hindi maganda. Alam ko dapat normal lang ang shoes nyo. So, bibili kayo ng rubber shoes sa hapon. Mas malaki yung paa natin sa hapon. Tapos may adjustment ka, maglalagay ka pa ng medyas makapal. So, para sa akin, kung papapiliin, mas okay na medyo maluwag. Mas okay ang shoes na medyo maluwag. Siyempre, pag sobra luwag, mahirap din. Pero a little mas maluwag, mas okay kaysa sa masikip. Mas delikado yung masikip. Pag maluwag, pwede mo lang sikipan lang yung tali eh. Diba? So, minsan sa sandals, basta yung mga friction, ito, high heels. So, magkakalyo ka rin dyan. Yan din ang problema. Ako, may technique ako eh. Usually, rubber shoes ko, dalawa. Kasi kahit anong bili mo ng rubber shoes, pag yung paa mo may diprensya, minsan yung paa natin talaga hindi naman normal eh. Paa natin may diprensya, yung paglakad natin, iba. So pag iba lakad mo, talagang may tatama. So ako, dalawang rubber shoes ko. Yung isang rubber shoes ko, laging tumatama dito sa kanang paa ko. Yung isang rubber shoes ko, yung kaliwa naman tumatama. So, ginagawa ko, baka apat na araw, itong isang ginagamit ko. Pag masakit na itong daliri ng paa, baka mag-ingrown, ito namang kabilang shoes. So, bawat sapatos may kanya-kanyang kanto-kanto. Depende kasi sa design. Wala naman talagang perfect eh. Yan, oh. So, repeated pressure. Lalo na ngayon, gusto natin 5,000 steps, 10,000 steps. Kasi sinabi ko nga, may nakita ko, nagkalyo na, nagsugat na yung paa, diabetic. Sabi ko, hindi mo naman kailangan mag 10,000 steps eh. Pwede ka naman 5,000 steps, gawin mo na lang yung mga ibang wall push-up, yung mga dumbbell, ibang exercise. Pwede naman upper body yung exercise. Hindi naman kailangan lahat yung paa. Diba? Hindi naman kailangan lahat paa. Para hindi lang magsugat. May abnormality sa paa, yan. Baka may hammer toe, kakalyo yan. Ba't nag-hammer toe? Masikip. Merong mallet to, masikip din yung sapatos, lalo na sa babae, common yan. So, anong gagawin? Pag kalyo lang, pwede mo ilubog sa tubig. Warm water lang, wag mainit. Ilubog mo lang siya, tapos itong mga sugat-sugat, nilalagyan ng parang donut na plaster. May tapal siya para hindi maggasgas. Papakita ko mamaya. Yan o. Itong hilod, pwede to pag hindi diabetic. Pag hindi kayo diabetic, talagang makapal yung kalyo, nilulubog mo na yung paa, mga 5 to 10 minutes, pwede ka gumamit nitong hilod, pero konti lang.
Hindi yung hilod na magdudugo, hindi hilod na manipis na yung balat. Kasi baka mag-bleeding, mag-infection lalo. Kaya nga pag diabetic, hindi pwede to. So, konti lang, pampalambot lang. Okay, lalagyan mo ng cream. Pwede yung iba cream, yung iba parang coconut oil, pwede rin naman. So, moisturizer. Tapos, kailangan moisturizer lagi. Yung pinaka-kalyo mismo, imo-moisturize nyo. Tapos, pwede ka mag-medyas. Okay, pag matutulog, pwede naka-medyas. Pero dapat may ilaw lang sa gabi. Ha? Baka matumba ka, may medyas. Alam ko yun eh. So, dapat maliwanag sa gabi. Pag tumatanda tayo, humihina yung mata natin. Medyas kasi yung moisture nandun. Mas basa-basa konti. Diba? So, gusto natin sa kalyo, a little moist. Pero mamaya sa alipunga, ayaw mo ng moist. Ayaw mo ng may medyas. Baliktad. Eh, ito problema natin kalyo eh. Diba? So, kalyo yan, nilulubog. Yan. Sa kalyo, comfortable shoes. Okay? Dapat may medyas. Kasi kung walang medyas, naka-shoes ka, lalo magsusugat. Diba? Lalo na sa babae, walang medyas o manipis ang medyas. So, wag pa ulit-ulit, moisturize your skin. Ito, ginagamit ko to. Meron kasi ako isang daliri na naiipit yung balat eh dito. Siguro kasi nga nakaganon yung paa ko. Pwedeng nakaganon, nakapatong eh. So para hindi magpatong-patong, magkalyo, pwede mo lagyan nito, toe pads. Meron to online, may sa online magbibili. Okay, pwede dito. Or kung hindi mo mabili, dati ginagawa ko tissue. Binabalot ko ng tissue, tine-tape ko, pero tine-tape ko yung tissue. Hindi ko tine-tape yung balat. Kasi pag tinape yung balat, baka magsugat. Hindi ko rin ginagamitan ng band-aid. Band-aid kasi, baka magsugat yung balat eh. Band-aid, ang dikit. Pagtanggal mo, magsugat. Diba, nagka-problema pa tayo. Kasi malambot na yan eh. Basa-basa yung paa mo habang naglalakad, tapos nagtitape, baka magsugat eh. So, kung may tissue man, ang tinetape ko, yung tissue mismo. Or ito, walang tape siya. Pwede rin ganito, donut, toe pads, eh, no? Kung dito ang problema mo. Pag dito kasi problema ko, yung isang klaseng toe pad, eh. Pwede rin yan. Online may nabibili. Okay? Yung paggamit ng hilod, bawal kung diabetic. Meron din nagpa-plaster, okay? Pero ingat nga sa tape, lalo na kung ito, plaster sa likod. Sa babae, common yan, eh. Kung saan tumatapon. Nasa shoes talaga ang problema. Hindi ko pinapayo yung mga over-the-counter na nabibili nyo, yung mga matatapang na chemical na pangtunaw ng kalyo. Okay? I cannot recommend that kasi nga, pag diabetic, baka masobrahan, baka mabutas yung paa, hindi mo masabi eh. Mas maganda, soak na lang, moisturize, konting hilod, mas safe pa yung ganun kaysa yung mga chemical na matatapang. Another topic, athlete's foot, alipunga. Very common to sa atin, ang alipunga, di ba? Bakit nagkakaalipunga? Fungal infection. Laging naka-rubber shoes, basa ang paa, buong araw nakasapatos, sundalo, security guard, di ba? Naglalakad sa putik, naglalakad sa lupa, naglalakad sa baha. Yan, hindi gano'n naghuhugas ng paa. Di ba? Hindi nakakaligo na pa, laging naka-medyas na makakapal, pwede mag-fungal infection. Okay? Madumi ang tsinelas, pwede magka-fungal infection. Sa swimming pool, naglalakad, o public pool, pumunta sa beach na madumi, pwede rin magka-alipunga. Yan. So, ang pinakamabilis na remedy sa alipunga, bibili kayo ng antifungal cream sa mga drugstore. Diba? Antifungal cream, pwedeng miconazole, ketoconazole, kung ano mang antifungal cream, usually 2 weeks up to 1 month. Papahiran mo mga 2 times, 3 times a day. Talagang pahid na pahid siya. Okay? Tapos, siya talaga mabilis eh. 2 weeks to 1 month. Tapos, dapat sandals muna, pahanginan yung paa. Diba? Mas maganda nahahanginan siya. Tapos, sa gabi, dapat maliligo. Maliligo, antibacterial. So, pagkaligo mo, pwede mo lagyan ng alcohol din yung paa. Tapos, tuyong-tuyo ng tuwalya. So, tuyong-tuyo dapat yung paa. Tapos, pahiran mo na antifungal cream. Okay? Merong mga antifungal powder, pwede rin naman, pang-dry lang siya.
Tapos, mayroong mga home remedy kung gusto nyo. Pero syempre, home remedy mas matagal. Pwedeng sukang puti sa abroad, apple cider. Pero sa atin, sukang puti sa isang, palagyan natin, 2 basong tubig. Diba? Lagyan mo ng sukang puti na half glass or more than half glass. Tapos, ibababad mo yung paa mo ng mga 15 minutes. Pwede rin yung suka. Nakakapatay din ng alipunga. Pero gusto nyo mabilis, anti-fungal cream. Pwede rin yan. Okay? Dry dapat ang paa sa mga swimming pool. Mag-ingat. Habang may alipunga, alam nyo naman alipunga, di ba? Nagbabasa, nangangamoy. So, mag-sandals, air dry, huwag muna mag-sapatos. Tapos sa medyas, mas gusto nila yung nylon. Nylon kasi mas mahangin, nag-evaporate yung pawis sa paa. Ang paa natin na, ang dami magpawis yan. Ang paa natin sa isang araw, parang kalahating baso hanggang isang basong tubig. Halos kalahating basong tubig, bawat paa ang nilalabas na pawis. So, pag nag-cotton socks ka kasi, tingnan mo, pag cotton ng socks mo, yung pawis maiiwan, basa yung socks mo. So, pag basa yung socks mo, lalo magkakalipong ah. Lalo magbabaho yung paa. So, nylon or walang medyas, mas maganda. Okay, so sana po nakatulong itong tips natin para sa sinasabi kong diabetic foot, alipunga, siguro pag-usapan rin natin konti itong ingrown. Yan, ingrown. Ito, ingrown toenail, di ko pa pala nasabi. Ito, common din to sa mga lahat eh, usually sa sapatos. Ngayon, ang ingrown toenail, usually, so huwag na magpapapedicure ha. Lalo na pag may ingrown. Kasi ang nagkakos na ingrown, usually pedicure. Eh. O do sa sapatos natin. Merong iba nag-antibiotic, na oral antibiotic. Pero may isang technique na tinuro si Dr. Ramon Estrada, surgeon sa Manila Doctors. Napakagaling. So kahit anong ingrown ko or may sugat dito, minsan dito namumula, ang technique niya simple lang, mura lang. Kumuha ng maliit na bulak, ilagay dito sa namumula, o kunyari sa kamay, paronike yan eh. Tawag dyan, paronike. Ilagay lang dyan, tapos nilalagyan ko ng povidone iodine. Pwedeng betadine, pwede ibang brand. Povidone iodine, 2-3 patak, hanggang masawsaw siya sa povidone iodine. Yun talaga word eh, isoak. So yung povidone iodine, hindi ko siya pinapahid ah. Hindi ko siya nilalagay ng 5 minutes. Iniiwan ko dito ng 30 minutes. Kung pwede nga, 1 hour. 1 hour. Pwede siya. Actually, didikit siya eh. Nilalagay ko lang dyan. Didikit siya. Iiwan ko lang dyan. Hindi ko na binabalot. O kung sa paa, ingatan mo lang, ilagay mo. Tapos pag natuyo na, in 5 minutes, papatakan ko agad ng povidone iodine. Parang nakababad siya ng mga 30 minutes to 1 hour. 2 times, 3 times a day. Anong purpose? Itong povidone iodine, antibacterial, pag pumasok siya dito sa butas na, syempre may butas yan eh. Pag itong balat mo nagkulay toyo na, nagdarken siya, pumasok yung povidone iodine, siguradong patay yung bacteria dyan. 100% patay. Mas mabisa pa to the antibiotic. Kasi antibiotic, ino mo, hahanapin pa nung antibiotic yung paa mo, malabo eh. Ito talaga, pag nilagay mo doon, mas maganda. So usually 1 week or mga 1 week or 10 days o wala pa, mapapatay na yan. So ganun ginagawa ko. Naka-soak, nakababad, 30 minutes or more hanggang mag-iba kulay nitong balat. Pag na-penetrate mo na yan, gagaling na yan. Okay, so sana nakatulong tong tips ko para sa mga problema sa paa. Siyempre home remedies lang to. Kung may problema tayo, punta tayo sa inyong surgeon or sa inyong endocrinologist. God bless.